Bakit? Pagka sinasabi ng ganun ng isang tao, meron akong pananampalataya. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol doon? Di ba? Kasi pasin natin mabuti kung minsan mga kapatid, masyado natin iniaangat yung ating sarili. Parang proud tayo sa pananampalataya na sa atin. Pero ang totoo lang ano? Wala naman talaga tayong mga gawa. Ha? Wala tayong magawa. Kasi bakit? Kung sasabihin natin at ipagmamalaki natin, may pananampalataya ako. No? Ano lalabas po ngayon? Yun yung sinuot ko na verdict. Kasi bakit? Ano daw po ba ibig sabihin nun? Yung isang tao nagmamalaki na siya, may pananampalataya, pero walang magawa. At sabi doon sa 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. No? Ang mga demonyo man. Ano daw po sabi? Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at ano po? Nagsisipanginig. Nakakita na po ba kayo isang tao sumasampalataya ng hininig? Kaya ba? Nakakita na po ba kayo nun? Sa iba siguro sekta, meron po yung inaalihan ng mga espiritu. Pero ibinulog kanya sa atin, ating kapatid na si brother nito on, ay hindi na totoo yung bagay na yun. Dahil nagkagano na po siya si brother nito. Pala pag pinatong sa kamay, tinutulak. Ayaw daw niyang tumalak. Tinulak siya ng malakas. Para bumagsak. Tinulak siya ng malakas. Kaya habang kinukwento niya ko yun, iyang-iyang doon siya kanya. Kasi tinutulak siya gano'n. Ayaw niyang tumalak. Tumalaban siya. Ang sabi ko sa kanya, isang kapatid, huwag kang tumaban. Huwag ilaban yung katawan. Kaya nabuwal siya. Yun yung sabulan natin nanginginig. Pero nakakita ka na ba ng isang tao na sumasampalataya sa Diyos, na sa sobrang pananampalataya niya, nanginginig pa. Ako, wala pa akong nakikita kong gano'n. Wala akong nakikita kong gano'n. Pero ito, matibay. Matindi itong pananampalataya ni Noo. Ni Diablo. Sumasampalataya na, nanginginig pa. Ano ba? Sobrang takot sa Diyos. Kasi alam niya, hindi siya uubre. O, hindi siya uubra ron. Kaya kung papansin natin, simula sa pulpa lang, ang lalo na ni Satanas, pagiging magsik. Got it? Pagiging magsik. Simula sa pulpa lang. Gusto niyang buwain ng tao sa Diyos at magbintul sa kanya. Kaya kung papansin natin dito sa 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisang mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa. Eh ano po? Baog. So, etong paksa na ito na nadugtong yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, yung pananampalataya ng mga gawa, ito'y kawing-kawing. Masusundan po itong luloobin ng Panginoong Diyos. Po, na gusto kong mabigyan kayo ng isang paksang bakit na natin yung pundasyon. Bakit nandiyan ka, nakaupo? Ano ang layunin mo? Ba't nakaupo dyan? Ba't ako nakatayo rito? Bakit sumasamba tayo sa Diyos? Titingnan natin ito agad sa makakaya natin maipaliwanag. Gusto nating maipakita na ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, may pananampalataya na tayo. Hindi natin pwede i-deny, hindi natin pwede itanggi. Pag malaking paon natin. Pero tanongin natin ang ating sarili. Ang ating bang pananampalataya ay meron ko ba? Tanongin mo ang iyong sarili. Siyasatin mo ang iyong sarili. Anong pananampalataya ang meron ka? May gawa ba? O gumagawa ba ang iyong pananampalataya? Kailangan mong kumbisihin, kapatid. Kailangan mong kumbisihin ang iyong pananampalataya ang pakibusin ka. Pagalawin ka. Pagawain ka. Paano ka kikilos? Paano ka gagawa? Paano ka lilikha? Gagawa ka para sa iba. Bakit po? Para magkaroon ang iyong pananampalataya ng gawa. Gagawa ka para sa iba. Kung titingnan natin dyan.
Paano ka gagawa? Paano tayo gagawa? Una po, tutulong sa ibang tao. O, pangalawa, aabot ka ng ibang tao. Yun yung sinasabi natin kanina na marami sa kahit saan man lugar na nawiwili tayong lahat o marami sa atin na kontento na tayo sa pagsamba sa Diyos. Nawawalan tayo ng pagnanais na umabot sa ibang tao. No? Yun yung isa sa paggawa eh. Pagtulong sa kapwa, pag-abot sa iba. No? Si kapatid Dadoy, sa papaanong paraan ka na palubos sa iglesia? Makakita ni si kapatid Dadoy. Sa palagay po ninyo, kung hindi siya inabot ni Brother Dadoy, pwedeng hindi, pwedeng wala. Hindi natin nililimitahan yung kakayahan ng Brother Billy. Pero ang punto natin, kung hindi siya, halimbawa inabot, nandito kaya siya. So napaka-importante ng pag-abot ng mga tao. Ito po, napaka-importante. Ito pa isang tanong po. May alam na ba ang iyong pananampalataya? Yung pananampalataya po pala, no? Nagkakaroon ng anak. Yung po palang anak na sinasabi ng pananampalataya ng Biblia, yung sarili mong likha, na ikaw mismo ang nag-produce, ikaw mismo ang umabot doon sa tao upang siya ilagay sa paglilingkod, itinuturing niyo ng pananaksulat na anak sa pananampalataya. Kaya sabi ni Timoteo na sumulat, ni Pablo na sumulat sa Timoteo, ang tunay kong anak, saan po? Sa pananampalataya. No? Ang tanong po, eto, meron ka na bang anak sa pananampalataya? Kung meron, ilan? At ang pagkong tanong, paano mo siya inaalaga? Ang isang magulang po, di ba, kailangan po alagaan yung anak. Hindi naman mo yung pag nanganak ka, tapos yung anak mo, pag nagkaisip na, kukuha ka ng lubid, bibili ka sa hardware. Bibili ka ng lubid, tapos tatalian mo yung bata, susunga mo. Pwede mo ba yun? Hindi na po gano'n eh. Hindi na po pwede mo yung gano'n. No? Sige, kumain ka dyan, maraming makahiya dyan, maraming damo dyan. Hindi gano'n tao. Ang tao, kinakailangan mo po, pakainin mo, painin mo, arugaan mo, arugain. No? Alagaan mo. Hindi gano'n eh. No? So kapasin natin, gano'n din. Sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, kinakailangan maalagaan mo yung mismong taong inabot mo. No? Pero, nakalulungkot. No? Bakit? Pagkatapos nating mahikayat ang isang tao na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ano ang kasunod?